sa bahagi ng barangay Sumacab Este o Weste, Kabanatuan City sa Nueva Ecija. Magkahiwalay na tumawid ang dalawa papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Namatay ang isang 65 anyos na babae matapos siyang masagasaan at iwanan ng tricycle driver sa Nueva Ecija. Ayon sa ulat ng Mornings with GMA Regional TV nitong Miyerkules, kilala ang biktima bilang si Perla Isabel de Guzman, isang residente ng barangay San Juan Acfa sa Kabanatuan City. Si De Guzman ay pumanaw dahil sa malubhang pinsala sa ulo matapos mabangga ng tricycle sa barangay Sumacab Este. Sa imbestigasyon, lumalabas na tumawid ang biktima sa kalsada nang mabangga siya ng tricycle. Base sa CCTV footage, kita ang biktima na nahandusay sa tabi ng daan. Huminto ang tricycle at dinala ang biktima sa ospital. Subalit agad namang umalis ang tricycle driver nang hindi iniwan ang anumang pangalan. Ang hit and run incident na ito ay nagdudulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga pedestrian at nagbibigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon para sa mga tricycle drivers. Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang pangyayari. Ngunit marami ang nagtatanong kung sapat na ang mga umiiral na batas upang mapanagot ang mga driver na sangkot sa ganitong aksidente. Sa kabila ng pangyayaring ito, nais namin marinig ang inyong mga opinyon. Ano ang inyong naiisip ukol sa seguridad sa kalsada at ang responsibilidad ng mga tricycle driver? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng komento. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa pagpapabuti ng kaligtasan sa kalsada. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.